Hello guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon magbibigay lang tayo ng latest update at syempre ng ating sariling opinion dito nga sa nababalitaan natin na nangyayari ngayon sa mga anak ni Ate Mylene. Hindi natin dito na binabash si Mylene. Ito ay sinasabi lang natin dito para imulat yung mata ni Mylene sa katotohanan. Dapat niya rin bigyan pansin yung kanyang anak, wag yung puro na lang itong si Mang Bentot na palagi niyang inaasikaso. Wag naman ganun, wag naman pabayaan yung mga bata kasi napakadelikado, lalong-lalo na na marami na talaga yung nangyayari na itinatago lang nila. Unang-una, napanood ko talaga to na ang ugali talaga ni Mang Ben ay ibang-iba. Diba? Dawi lang siya magsalita doon sa mga anak ni Mylene, parang wala siyang pakialam. Masasabi natin na parang pakitang tao lang talaga pag nasa kamera ay palagi niya tinatawag yung mga anak ni Mylene, pero sa likod ng kamera pala ay iba yung turing niya. Huwag namang ganun. Diba? Kasi unang-una, bago ka sana pumasok sa relasyon nyo ni Mylene ay isipin mo na magiging responsibilidad mo na yung mga bata. Ikaw na yung tatay, yung tatay ng mga bata. Yung mga bata, normal lang yan na makulit. Pero wag naman sanang ganun na paggalitan mo, saktan mo kasi nga wala kang karapatan. Pwede kang kasuhan o makulong. Andyan yung DSWD talaga kung mapatunayan talaga nila na inaabusado mo yung mga bata. Child abuse yung tawag dyan pag sinasaktan mo kasi nga wala kang karapatan nasaktan yung mga bata kasi nga hindi mo sila kaano-ano. Anak yan ni Mylene at hindi at wala kang karapatan nasaktan yung mga bata. Kasi kita ko talaga sa video. Noon na nagbibideo siya. Itong si Mang Bentot, nagbibideo talaga to eh. Nakita ko at napanood mismo kung paano niya pagalitan ito si Joker na natapon lang yung tubig. Sinabihan niya na, punasan mo yan, punasan mo yan. O, diba? At ito na naman ngayong si Macy. Tinatago lang nila yung nangyari sa bata. Diba? Ayaw nilang ipaalam sa ibang tao na may nangyari na palang masama kay Macy. Mahigit na isang buwan pala na nakasiminto yung kamay. Ibig sabihin nun, malala yung nangyari sa kamay ng bata. Baka nabundol to ng sasakyan o nahagip ng sasakyan kasi nga sa Maynila talaga sa lugar nila ay nasa kalsada sila. At napakadelikado sa mga bata pag palaboy-laboy lang, palakad-lakad lang at merong nagsasabi sa atin, nalalaman din natin na yung mga bata ay mag-isa lang na walang kasamang matatanda na naglalaro sa daan. Diba? Alam nyo naman sa Maynila kahit saan yan. Yung mga sasakyan napakabilis nila magpatagbo. Kaya napakadelikado lalong-lalo sa mga bata pag hindi nyo binabantayan. Katulad nyan, naglalaro sila Chris yung pintuan nila. Nihinarangan lang ng plywood. Eh kung matanggal yung plywood, edi lalabas yung bata. O, hindi alam ng bata kung saan siya pupunta kasi walang kaalam-alam yan. Yung gusto niya lang makalabas. E paano kung merong mga sasakyan dyan? O paano yung mangyayari sa mga bata? Dito ay lumalabas na parang napapabayaan yung mga bata. Kahit nung isang vlogger nagsasabi talaga dito na napapabayaan minsan ni Mylene yung mga bata kasi nga pagod daw siya sa paglalaba. Lalo-lalo na ngayon na may tindahan sila. Kaya minsan daw hindi niya naaasikaso yung mga bata. Kahit sabihin niya na siya yung nagluluto, pero makikita natin sa mga bata na sila yung naghugas ng pinggan din, nagluluto doon nga si Lloyd, o diba? Hindi niya pwedeng magsinungaling si Mylene kasi nga sa video niya, makita mo talaga na yung mga bata ay nagtatrabaho. Yung concern natin dito, yung kalagayan ng mga bata. Bakit palagi na lang ganito yung nababalitaan natin? And the worst pa, itinago pa nila yung kalagayan ni Macy.
O, di ba, hindi naman tama yun. Akala nila siguro habang buhay nila na matatago yung kalagayan ng bata, hindi nila alam na maraming mata sa paligid nila. O, di ba, kahit anong tago nyo sa nangyari, ay malalaman at malalaman din ng mga viewers yan. Kasi nga, di ba, may third eye yung mga viewers, kaya hindi nyo pwedeng itago yung nangyari kay Missy. Nakakaawa lang yung kalagayan ng bata. Itong si Maiden, o, di ba? Kitang-kita na pinalo, tinulak si May ni Mang Bintot. Kitang-kita sa kamera eh. Buti nga nakuha na ng kamera. Yung cameraman naman ay hindi napansin. Nadala yan talaga, na-focus niya pa talaga doon sa ginawa ni Mang Bintot. Kaya yan, huling-huli talaga kung anong totoong ugaling meron itong si Bintot. Kaya sana, Maylin, bigyan mo rin ng pansin yung mga anak mo. Huwag na lang puro Bintot yung inaasikaso mo, kasi nga meron kang mga anak. Diba? Kawawa naman yung mga anak mo kung hindi mo kawawa naman yung mga anak mo kung hindi mo babantayan. Diba? Ito yung mga sinasabi nila na maganda na yung buhay nila, nagiging ligtas sila doon. Masaya na yung mga bata, pero ano yung nangyayari ngayon? Maraming mga kababalaghan na nangyayari. Maraming na hindi alam ng nakakarami. Buti na lang at may mga mata sa paligid nila at nalaman natin kung ano ba talaga yung totoong nangyayari doon sa buhay nila, Maylin. Kasi nga iba nagsasabi na maganda na yung buhay ni Maylin, masaya na sila, masagana na yung buhay nila, umuunlad na yung pamumuhay ni Maylin, pero sa nakikita natin ay parang problemado itong si Maylin. Marami pang lumalabas na itong si Maylin ay ginagamit daw na collateral para manghiram o umutang ng pera. O di ba? Lumalabas din na itong si Maylin ginagamit niya para kumita ng pera. O ano ba talaga yung katotohanan? Di ba? Kasi nga marami na ngayong lumalabas na isyu ng dahil kay Maylin. Pinag-aagawan ng lahat itong si Maylin. Hindi natin alam kung anong meron nga ba kay Maylin na pinag-aagawan nila. Pero yung concern natin dito ay yung mga bata. Nakakaawa yung mga bata. Ito nga ay nagsasama nga si Maylin at si Mang Ben. Kaya naman dapat Mang Ben, gampanan mo ang papel mo bilang tatay. Kahit hindi mo sila kaano-ano, once na nakisama ka dyan kay Maylin ay responsibilidad mo talaga yung mga anak niya. Huwag mo naman pagbuhatan ng kamay. Ipakita mo naman yung ang pagiging tatay mo, kasi kaya hindi ka naman binata, kasi nga may apo ka na nga, di ba? Kaya naman siguro hindi natin maiwasan na makapag-isip na kaya siguro siya iniwan din ng dati niyang asawa, kasi doon niya siguro sa ugali ni itong ni Ben. Na, ah, 'di ba? Ito rin, oh, si Chris din. Binigyan ba naman ng ano, ng inumin? Tama ba naman 'yun? Tama ba naman 'yung kahit na biro-biro lang 'yun? Huwag ganoon. Kasi nga makikita ng DSWD 'yan, bawal 'yan. Ano ba kasabihin, baka mamaya isipin ng bata na inumin 'yun. Yung pala ay nakakalasing, 'wag naman ngayon, Bintot. Mag-isip-isip naman tayo bago ka gumawa ng hakbang. O di ba kahit na laro-laro mo lang 'yun sa bata, pero hindi maganda tingnan. Buti kung tubig pa yung pinakita mo o binigay mo kay Chris ay maganda pa, pero hindi eh. San miglay yung binigay mo sa bata, tapos tuwang-tuwa ka pa. Anong kamalay-malay ng bata kung ano yung binigay mo? Baka hindi nyo napapansin dyan, balang araw, umiinom na pala yung bata at hindi nyo napapansin. Ayun, lasing na, akala nyo kung ano yung nangyari. Kasi nga siya na mismo yung kusang nagbigay kay Bibi Chris. Isip-isip muna bago gawin yun, di ba? Isipin muna bago gawin yun para hindi ikapahamak ng mga bata. At dito nga kasi, dito sa alam natin, sa Maynila, di ba? Napaka delikado, lalong-lalo na sa mga bata, lalot na at malapit sila sa kalsada. Hindi natin alam at hindi natin masasabi yung aksidente. Kaya mas maganda na yung na nagdodobling ingat tayo, lalong-lalo na dito sa mga bata ni Maylin. Please naman, bigyan mo naman ng konting time yung mga bata.
pagsabihan mo yung mga bata kasi alam ko na mababait naman yung mga bata at mabilis mo naman yung mapagsabihan na huwag lalabas ng bahay na walang kasama. Kita mo nga, di ba, si Lloyd naglalaro ng bola. O, si May, si andun din sa labas. Si May as nasa labas din. Gabi pa, maraming mga nangyayari ngayon na hindi natin pinapangarap. Kaya mas mabuti na yung nag-iingat tayo, lalong-lalo na sa mga bata. Kasi mga bata yan, hindi nila alam yan kung anong ginagawa nila. Hindi nila alam na yung lugar na tinatayuan nila o nilalaruan nila ay napakadelikado. Kasi bata yan eh. Wala silang pakialam, yung gusto lang nila ay makapaglaro. Sumayaman lang yung mga bata. Kaya tayong mga nanay, dapat tayo yung mag-asikaso at magbantay, dubling bantay sa mga bata. Huwag naman yung puro na lang itong si Ben yung asikasuhin mo at yung tindahan mo. Bigyan mo naman ng pansin yung mga bata. Mabilis naman yan pagsabihan sila na huwag silang lumabas. Lalong-lalo na sa gabi nakikita. Namamasyal pa sila sa kalsada na silang-sila lang. Napakadelikado ng panahon ngayon. Kahit nga wala kang ginagawa, nakaupo ka lang sa labas ng bahay mo, oh. Mababalitaan mo na lang na wala na yung anak mo na sa labas ng bahay mo, nakaupo, oh. Tapos hahanapin mo, wala na, hindi mo na makikita. Diba? Mahirap nang magsisi sa bandang huli. Mas maganda na magiging dubling ingat tayo para sa kaligtasan ng mga anak natin. Kasi nga hindi mo na mababalik balang araw at mahirap na yung sa huli yung pagsisisi. Kaya Maylin, sana naman ay mabigyan mo na pansin yung mga bata. Alagaan mo naman at pag-ingatan mo laban dito kay Mang Bintot. Huwag naman yung lagi na lang yung pagmamahal mo kay Bintot kasi nga sabi nga nila, 'di ba? Lahat kayang palitan o kaya mong baliwalain alang-alang kay Bintot. Pero huwag naman ganun. Mga anak mo yan, dugo at pawis mo yan. Kahit anong mangyari balang araw, hindi ka iiwan ng mga anak mo. Sila yung magiging katuwang mo sa pamumuhay ka na sana ay bigyan mo ng pansin at alagaan naman yung mga anak mo. Kasi nga, di ba, siyempre kita natin na blooming ka. Maganda yung aura mo sa pag anong pananamit mo. Pero yung mga bata, parang iwan ko, hindi ko alam. Kung inaalangaan nga ba o pinapabayaan mo talaga yung mga bata. Huwag naman mag-focus sa isang bagay lang. Isipin mo na marami pa ka pang anak na maliliit pa na umaasa at naghihintay at nangangailangan ng kalinga mo. Kaya yun lang guys, more power, more blessings to come and Jesus love us.